So, good day, everyone. So, for today's lecture, what we'll be tackling about is language and culture in a society. So, we'll be looking at now the interrelationship of language and culture in a society. And before that, let's talk about first what is a culture. So, when we talk of a culture, culture is a product of the human mind, and it is defined, propagated, and sustained through language. The relationship between language and culture is indisputably symbiotic. So that means they can't live without it. So they do have that kind of symbiotic relationship as to how language and culture is concerned when it comes to society. So it's been part of our society that we can never get away with it. And when you talk of language, as you mentioned many times here in our discussion, that language serves as an expression of culture without being entirely synonymous with it. In most cases, a language forms a basis for ethnic, regional, national, and international identity. So the language that we are using can actually tell what kind of culture we have, what kind of society we have, and what kind of individuals or group we are. In general, so the concept of nationhood finds resonance in the adoption of a national language around which the diverse ethnic communities, of course, can rally with. So each country has their own national language that they are using in order for them to get along with each other, to understand each other, and also for them to have their own identity. Okay. So let's now dig into our discussion. About the language. Okay? So language, culture, evolution, and there are some instances that we ask ourselves, why do languages die? Why there are some languages die? Let's say for example, ilang years sila biglang nilang nawawala. Do they really die or what? Okay, so let's see how they evolve. I have here an example. It is very common here in the Philippines, wherein in 90s, we say, "Oy, kodakan mo nga ako." Kodak. Saan magaling yung word na Kodak? So, nanggaling kasi ito dun sa isang sikat na brand ng isang film at isang brand ng isang camera na kung saan yun yung madalas na ginagamit na pagkuha ng mga larawan, yung brand na yun, kung tawagin natin ay Kodak. So, kilalang-kilala yung brand na yun ng camera at brand ng film na yun. Kaya kapag sinabing, oy, kudakan mo nga ako, ibig sabihin nun ay, oy, kuhaan mo nga ako ng larawan. So, ano yun? And then, ayan, ganyan yung itsura ng Kodak dati. Okay? Ganyan. So, bibihira na lang gumagamit yan, yung may film na ganyan. Kasi ngayon ay digital na. So, ito bago yung panahon. That's way back 90s, naabutan ko pa yan. Pero ngayon 20s, nauso yung word na, wait, selfie lang ako. Selfie. Sa magalan yung word na selfie. Ito kasi yung nag-ugat nung nauso na ngayon yung paggamit natin ng digital camera or pagkakaroon ng cellphone. Na kung saan sa cellphone, di ba, meron ng mga front camera. Okay, kapag kinukunan mo yung sarili mo, ayan, gamit yung iyong monopod, or kung ano-ano mang basta, kung ano-ano mang ginagamit para lang makunan ka. Okay? So, pag sinabi ng selfie, you're taking photos of yourself using your camera phone. So, nabago ngayon yung trend. Kung yung dati, ginagamit natin ay yung traditional na film camera para kumuha ng larawan, at ang term na ginagamit ay Kodak, ay kodakan mo ako, yung nagkaroon ng intervention ng technology na kung saan inintroduce sa atin yung paggamit ng camera phone. So, nauso ngayon yung term na selfie. Wherein, when we say selfie, that means you're taking photos of yourself. Pero yung wait, selfie lang ako, the term selfie has evolved its meaning from referring to taking photo of yourself to taking photo with someone else or with other group. So, halimbawa yan, selfie kayo kunwari, sinasabi mo selfie tayo, pero meron ka naman palang kasama. Sasabihin mo dun sa gusto mo kung, hoy, selfie tayo, pero meron kang kasama doon. Kasi before, di ba, pag sinabi natin selfie, ikaw lang mag-isa.
ikaw lang mag-isang kinukunan mo, sarili mo lang. Pero kapag sinabihin mo yung isang tao na selfie tayo, may kasama ka. Okay? So, nagbago ngayon yung meaning noong word na selfie. Ngayon, kapag maramihan na kayo, instead of using selfie, nabuo yung word na groupie. Okay? Grupo na kayong kukuha. Okay? Oy, groupie tayo. Oy, sama-sama tayong kumuha. Okay? So, groupie na ngayon yung term na ginagamit. So, ayan, groupie na tayo. Okay? So, marami kayo nakasama. So, anong implication nito ngayon sa language? Anong implication ito ngayon sa ating society, sa ating culture? So, dun pala sa basic example na pinakita natin that as years went on, as society progresses, or as society changes, culture at the same time changes. And when there are changes on our society and culture, it is actually affecting the language that we are using. Okay? So, yung paggamit ng Kodak, selfie, hanggang sa naging groupie, that is one of the manifestation how language varies from time to time. Okay? Although, we cannot say that there is a total death of language entirely. Wala namang ganong nangyayari na entirely nawawalan yung buong language. Pero merong mga languages ngayon na dahil nga hindi na ginagamit ay natistreatened na baka hindi na nga sila makilala pa dahil hindi nga siya ginagamit sa kanilang generation, sa present generation na yan. Okay? The moment that a particular language is no longer used in a community, that's the time that there's a threat of that language to be discarded on that society. Doon na ngayon nagkakaroon ng threat of the death of language. Okay, so halimbawa, itong example natin somewhere in Africa. So the case of Kikuyu tribe. Kikuyu or Gikuyu is a language of the Bantu family spoken primarily by the Kikuyu people in Kenya. Okay, and Gikuyu, certain words have become near obsolete in the wake of cultural mutations. So, ano pang sinabing cultural mutations? Ibig sabihin, yung kultura nila, nahaluan na ng iba pang kultura. At nung nahaluan ng ibang kultura, yung kanilang kultura, naapektuhan ngayon yung kanilang lingwahe. Okay? So, ito yung nangyari ngayon sa Gikuyu. Meron silang words, example yung words. The words Kirigu and Muwirito describe an uncircumcised and a circumcised girl, respectively. Okay? So, kapag ikaw ay uncircumcised girl, ang tawag sa'yo ay Kirigu. Kapag ikaw ay circumcised girl, ang tawag sa'yo ay Muwirito. So, the two opposites are no longer valid in society. Therefore, the language had to adjust. So, kumbaga yung the practice of circumcision among women on their tribe is no longer practiced. Hence, they have to change the word. So, since hindi na pinapractice yung ganong practices, so ngayon, naapektuhan ngayon yung words nila at hindi na ito masyadong ginagamit. Okay? So, the near disappearance of the right, yung circumcision of women, has meant the disappearance of the term. Kasi nga, wala na gumagamit nun eh. Wala na gumagawa nun. Wala na nagsisircumcise sa mga kababaihan. So, sino pang gagamit ang term na yon? Ng Kirigo at Muwirito. So, in comparison, sa mga kalalakihan naman, in comparison, the opposite Kihi and Mwanaki, uncircumcised boy and circumcised boy. So, kapag uncircumcised boy, ang tawag sa Kihi, at kapag ka naman circumcised boy, ang tawag sa Mwanaki, holds strong for the right, is still valid for boys among the Gikuyu. Why? Kasi until now, at present, circumcision among men or among boys are still practiced on their culture. Except for the practice of circumcision among women. And I don't know what's the process, how they circumcise women. Okay? So, how does the society change? How does the society change? Historically, early Christians in colonial Kenya spearheaded the condemnation of female circumcision. May pumunta sa lugar nila. May pumunta sa kanilang mga Christians. The missionaries converted the Africans into the new faith
and the new converts reaffirm and preach the and preach Christ. Okay? So, kumbaga, dahil nga nagkaroon ng cultural mutation, nagkaroon ng kumbaga ibang paniniwala sila when it comes to circumcision, ang mga kalalakihan lang dapat ang sinircircumcise at hindi ang mga kababaihan, yung cultural mutation na yun, naka-apekto ngayon sa kanilang practice. So, nawala na yung pagsircircumcise sa mga kababaihan. Little did they know na naka-apekto yun para hindi na, hindi na magamit yung term for, their term for circumcision among women. Okay, so how does it imply or what is its implication? Simple lang, katulad ng banggit ko kanina, as culture changes and as the society adopts the change or the mutation of culture, and so does the language. So meron silang mga tinatawag domino effect on that part. So let's go back to the question, why do languages die? It can be argued that when a civilization disintegrates, so does its language, since language is the medium that pervades the values of that civilization, hence resulting to how that particular language died. Okay, katulad yung nangyari nga sa Kikuyu tribe na na-alter yung kanilang practices of circumcision among women. Kaya yung term nila or yung word nila for circumcision among women ay nawala. So, another one, we can also look at the changes or the modification or the evolution of words. So, classical Greek and Latin are today termed dead languages as opposed to modern Greek and Italian, etc. Kasi as we all know, when we talk of Latin, nag-disperse na siya eh. Na although malaki ang ginampanang role ng Latin languages, nag-iba-iba na ang paggamit sa kanya. So yung mga Romans, yung diyan nag-originate kasi yung Italian languages, yung Spanish, yung Portuguese, yan, yung mga yan. Kaya papapansin ninyo na halos sila ay nagkakaintindihan, especially the so-called Latinas or the Latinos or the Latin countries, bakit sila nagkakaintindihan kahit iba-iba yung kanilang pinanggalingang bansa? Because may pagkakapare-pareho yung mga languages, especially yung Portuguese at saka yung Spanish. Almost similar sila when it comes to the terms. So, kaya nagkakaunawaan sila kahit papano. Okay? So, yung classical Greek kasi, nagbago, nagkaroon ng modifications. Na iba na ngayon yung Greek na ginagamit, Greek language na ginagamit ngayon, at yung Greek language na ginagamit before. So, bakit nagkaroon ng changes? And that's part of the changes. That's part of the cultural mutation. Alam naman natin, nagkaroon ng pananakop, di ba? So, dati, yung Greek is a very powerful or strong country hanggang sa ma-invade sila ng mga Romans at hanggang sa ang Romans mag-disperse in different parts of the continent, the European continent, hanggang sa dumating yung mga iba-ibang mga invaders. That invasion na nangyari sa iba't ibang mga lugar, nagkakaroon ng cultural mutation. So sa pagkahaluha, because of that cultural mutation, nagkakaroon din ng paiba-ibang, kaya rin nababago din yung practices, yung beliefs, and eventually, kung ano yung ginagamit na language doon sa isang lugar na yon na nahaluan ng another language, nagkakaroon din ng mutation sa pagbuo ng isang salita, ng isang words. Okay? So, the argument is that for our language to be alive and vibrant, the culture of the people it represents has to be alive and vibrant as well. So if the people are no longer using that words or those words, then eventually that might lead to the threat of the death of the language. So yun yung isa sa mga threat eh, kapag hindi na talaga ginagamit yung particular language na yun. Let's say we have the so-called Pidgin and Creole. So magandang kwento ang nasa likod ng Pidgin and Creole.
So pigeon derives from a Chinese pronunciation of the English word for business, and all attestations from the first half of the 19th century, given in the third edition of the Oxford English Dictionary, mean it means business, so which is an action, occupation, or affair. So the earliest being from 1807. So bakit ba nagkaroon ng term na pigeon? At bakit business? So alam naman natin na ang mga Chinese, they are one of the early merchants na pumupunta sila sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Philippines, pumunta yung mga yan. Alam naman natin yan. At pumunta rin sila sa iba't ibang part ng Asia na ang purpose nila ay para makipagpalitan ng kanilang kalakal. So yung pagpapalitan nila ng kalakal ay is a form of a business. Okay? However, tatanungin nyo sarili nyo, ang mga Pilipino nung time na yon, they cannot speak Chinese. O yung sa Indonesia, mga pumunta sila sa Indonesia, hindi naman nakapagsalita ng Indonesia ng mga Chinese. Ang mga Chinese, hindi nakapagsalita ng Indonesian. So, paano sila nagkakaunawaan, di ba? So, doon na ngayon, sa Korea, meron din ganyan. Okay? Kaya yung Korea, may influence din ng mga Chinese yan. Okay? So, ngayon, meron silang parang tinatawag na parang mga translators nila na talagang nag-aaral ng Chinese para makipagkalakalan. Kaya sa let's say sa Korea, meron talaga parang Department of Languages, di ba? Sila yung mga nakikipag-transact doon. Kasama sila sa transaction, parang sila ay mga translator kumbaga. Ganun din yung nangyayari sa Philippines. Pero kagandahan doon sa Korea, talaga meron silang departamento na nag-aaral. Sa Philippines ay meron na lang natuto. Okay? Na hindi naman part ng academics yun sa panahong yun. Okay? So, kaya nabuo yung term na pigeon. So, the word pigeon seems to have had its origin in the inability of the 19th century Chinese to articulate the word business. It came out as a bijun or bijin. And since it is a short step from B to P, it finally flattened out as a PG. Ayan. So, yun yung pinanggalingan ng salita. So, pidgin, originally a language that typically developed out of sporadic and limited contacts between Europeans and non-Europeans. It also includes the Asians in locations other than Europe from the 16th through the early 19th century. And often in association with activities such as trade, plantation agriculture and mining. So aside from nga doon sa pakipagkalakalan din, it's also part of their plantation agriculture and mining. So pidgin is a language containing lexical and other features from two or more languages, characteristically with simplified grammar and a smaller vocabulary than the languages from which it is derived, used for communication between people not having a common language or a lingua franca. So, ang pidgin po ay hindi po talaga siya language. Okay? Pag sinabi natin pidgin, isa lamang itong isang term na ginamit before sa pakipagkalakalan, just refer to a business. Pero sa pag-aaral ng mga linguistics, iba yung pagkakagamit talaga ng term. Okay, sa pag-aaral ng linguistics. Sanay, mamaya, discuss natin further on that. Okay? So, then we have a Creole. So, Creole is a natural language developed from a mixture of different languages, just like the Haitian Creole, which is based on 18th century French, but absorbed elements of Portuguese, Spanish, and West African languages. Okay, ano yung pinagkaiba ng Pidgin tsaka Creole? So, note that words pidgin and creole are technical terms used by linguists. Ito yung binabanggit ko sa inyo na ang pidgin at creole ay hindi talaga sila katawagan sa isang language. Isa lamang silang technical terms na ginagamit sa pag-aaral ng linguistics. So, and not necessarily by speakers of a specific language. For example, speakers of Jamaican Creole call their language patwa or patwak, and speakers of Hawaii Creole English call theirs pidgin. So, pidgins are non-native lingua francas. It arises quickly for functional communication, while Creoles have native speakers. So, yung pinakaiba nilang dalawa. So, kapag halimbawa ay ang isang salita ay nabuo lamang dahil sa
pakipagtalastasan, sa pakipag-communicate sa iba't ibang tao. So, gumawa ngayon ng terms ang mga linguists for that. Okay? So, kapag halimbawa ang purpose mo lang naman is for functional communication. So, kumbaga parang just for you to be understood by that particular person, kahit pa halo-halo yung words mo, basta nagkakaunawaan kayo, for functional purpose of communication, we call it pidgin. Kapag ang isang salita ay halimbawa ay naging lingua franca o naging native language na siya, ang tawag natin dun ay Creole. Again, pidgins and Creoles are terms used by linguists to refer to languages, but not to a specific language. Kapag ang isang language ginagamit lang for the purpose of functional communication, para lang magkaunawaan kayo, pidgin. Sa linguistic perspective to. Kapag ang isang language ay isang native language or ginagamit ng mga grupo, then that's a form of a Creole. Okay? So, naunawaan ba? Yan yung pinagkaiba ng pidgin at Creole. So, again, ang pidgin, nag-derive siya sa isang words sa China. Yung pidgin, sa naging pidgin, doon siya nanggaling. Pero, para sa pag-aaral ng language, pag-aaral ng mga linguists, ginamit nila, inadapt nila yung word na pidgin tsaka Creole. Okay? So, again, when we talk of pidgins, non-native lingua francas, basta nag-uusap sila, kahit pa, let's say, sabihin natin, Taglish yan, or halo-halo, basta nagkakaintindihan kayo, pidgins. Kapag ang isang language, let's say, English, Filipino, is a native language of Philippines, then we call it Creole. Okay? So, that's it for today, and I hope that you have at least understanding of what languages, how language develops in a certain society. So again, another implication, as the culture evolves through time and space, so does the language.